So ayan madlang people, magandang hapon. Andito ako ngayon sa Benz Resort dito sa Barangay Tagas at kasama ko ngayon ang isang monetized channel. Siya po si Garden of Kuya Koy. At siyempre sa araw na to ay sasampulan, bibigyan po niya tayo ng sample kung paano maghuli ng isda sa pamamagitan ng pagbibingwit. So ayan, andito po yung bingwit. Bibigyan po tayo nila niya ng sample. At siyempre sa hindi pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, ayan, isang Bicolano vloggers din ito. At abangan po niya, abangan natin siya sa loob ng Bicolano vloggers group. Kaya ito po ang paglalagay ng pain. Ayan. Tinapay lang, sapat na. Ayan, kunting ano lang ng tinapay. So titingnan po natin ito sa ano, puputulin na po, ilalagay na niya sa ganyan lang pala yan. Ganyan mo lang, oh. Kaya yung tinapay ay ipipress lang natin sa hook para hindi matanggal. So ang kinakailangan yung tinapay medyo makunat, kasi kung malambot yung tinapay ay malalagas lang, matatanggal. Oo, sa lahat ng bagay dapat talaga ay makunat ka. Medyo makunat, ito Spanish bread to. Ayan, Spanish. Benz Bakers to. Ayan, oh, Benz Bakery. Dito sa Benz Fish Pond. Kaya talagang ito lahat niya. Ito ng tilapia. Inihagis na natin yung ating pain sa tubig, then hihintay na lang natin kapag meron tayo nararamdaman na kumakagat, then pipitikin natin. Tama ba yun sa Tagalog yung pitik? Isang pitik lang yan. Pitik lang. Tingnan natin kung kainin yung buo. Pero kapag kagat-kagat lang, hindi natin mahuhuli yung isla. Oh, ayan, may kumagat yan. May kumagat na yata sa patibong. Kapang tanggal yung pain. Tingnan natin, parang natanggal yung pain. Ayan, natanggal. Ayan, try again. Putya! Ang magkain eh. Uy! Hindi ka man nag-aano? Walaan nyo, ano ang mabibingwit ko? Tilapia o bata? Tilapia. Wala na. Ayan, kinain na. Ayan, sa second attempt. Ayan, second attempt. Walang nahuli. So, ganyan talaga ang gusto mong makuha ang isang bagay. Hindi lang yan madadala sa isahan lang. Kung hindi, kailangan mong magtyaga kahit ilang ulit ka pang sumubok. Basta hanggat hindi ka nagtatagumpay, huwag ka lang susuko. Ayan, ang sa tingnan natin ang sa pangatlong attempt ni Garden of Kuya Koy, ni Kuya Koy. Ayan, habang inihintay natin na kainin yung pain. Kailangan ng matinding pulso dito eh. Kang may huli. Ayan. Ayan. Success. Ayan. So, nakahuli rin sa pangatlong pagkakataon. So, anong pangalan ng isda na yan? Ito ay tinatawag na red tilapia. Red tilapia. Yeah. Oh, ito ay tinatawag na red tilapia kasi kulay pula. So, sa ibang mga mamimili, actually sa mall available na to eh, kasi ang lasa daw nito ay parang lapu-lapu. Ayun, talagang mas masarap kaysa sa ordinaryong mas masarap kaysa sa ordinaryong tilapia. Ayun. So, mayroon na tayong nahuling isa. Pwede na to. Ayan, pwede nang ihawin. Pwede to.
Yun lang, wala tayong balding paglalagyan kaya kukuha yung ating ayan yung pinaglagyan ng pintura para maging kulay pula rin. Ayan, pula. Pwede na dyan. Pwede na dito for a while. Yan muna siya. Tinapay lang ko yung pound ko lang. Pound ako, udur ko lang dyan ko. Udur ko lang ako yan. Oh, yung mga darap-darap dyan. Iyo. So ayan, ano pa yung ibang mga tips at ano yung pagpapalaki at pagpapadami nitong tilapia dito? Kung paano mas mabilis lumaki ang tilapia? Yeah, magandang tanong yan. Kasi ang tilapia, kung gusto natin i-culture for commercial purpose, kinakailangan talaga masunod yung feeding scheme. May feeding scheme kasi siya. Kasi kung pachamba-chamba lang yung pag-feed natin, pwedeng masobrahan o kaya pwedeng kulangin. So, maaapektuhan yung paglaki ng isda. So, kailangan may susundin tayo. Depende sa body weight. 1/3 ng body weight ng isda. So, paano mo malaman yung body weight? Magkukuha ka ng sample. Sampling yon. Every month, kukuha ka ng sample. And then, alimbawa sa 5, titimbangin mo yon, kukunin mo yung average weight. At saka doon ka na magbabase ng feeding mo. Every month. Ayun. So, nasa channel mo na ba ito na tutorials? Or wala pa? Wala pa. So, ayan. Dito lang sa Sweet Lover ninyo unang mapapanood kung paano at paano pinaparami at paano pinapalaki ng tama yung mga alaga na nating isda. Ayan, medyo sumabit yung ano pa yung isang technique na yan. Kung gusto mo makahuli ng malaking tilapia, painan mo ng malaki. Ah, malaki din. Parang sa negosyo din, di ba? Kung gusto mo ng malaking kita, malaking puhunan. Ayun. Kasi hindi yan kayang kainin ng maliliit. Hindi kayang kainin. Kakainin siya ng maliliit pero paunti-unti. Paunti-unti. Pero yung malaki, sasakmalin niya yung buo. So mararamdaman mo kaagad na malaki yung huli kapag malaki yung pain. Pero kapag paunti-unti yung nararamdaman mo, ibig sabihin maliit yung kumakain. Ganun lang yun. So nakalagay na pala. Dapat ba walang naririnig na ingay yung mga isda? Ito yung oras na naging inain na yung isda. Kaya pababa na yung araw. Sabi ko itong ayun na. Yan, may kumakain na. Oh, nawala. Ayan, kinain ng maliliit eh. Tinapay na lang para madali. Yung nga lang maraming sayang sa tinapay kasi madaling matanggal sa ako. Oo. Oh, basta dapat galing sa Ben's Bakery yung tinapay. Para kainin agad ng tilapia kasi alam nila yung lasa ng Ben's Bakery ay talagang masarap at malinamnam. Magkapusa with the phone, no fish. May sign. Basta yung mangyari nag-inan yung huli, okay lang. Oh, may exemption niya. Kasi kapag ang gumawa niya yung may-ari pwede manghuli. Yo! Magagatang kanya ako ba kayo iba? Malakad yun! Ano ko yan? Malalaman na may ari kumuha. Wow! Titingnan mo yung line, yung fishing line. Pag medyo nag-gumagalaw-galaw, ibig sabihin may kumakain. Tapos pag itinakbunan niya. Kapag straight na yan, ibig sabihin hinahatak na. So pag hindi hinahatak, ibig sabihin, iniunti-unti yung pain na ubusin, hindi sila matatamaan ng hook. Pero dati, Idol, nung kami ay nasa bar, nasa ano pa noon, may mga tilapia din sa ilog. Uh-huh. Ang ginagawa namin, pinapain na namin ng mahaba na 1, 2 ayan, meron na naman na huli si Kuya Kuyakoy, yan. At sa hindi pa po nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, hanapin lang po ang Garden of Kuyakoy. So ayan, makikita po ninyo doon ang mga mga gulay, kaya more on farming and tutorials ang mapapanood ninyo sa kanyang YouTube channel.
Bongo. Ayan, pangatlong huli ni Kuya Koy. Yung paghahawak sa tilapia, dapat hindi, para hindi ka matusok, huwag mong sasalubungin yung tinik. Dapat pa ganyan, oh. Ganyan. So, ayan. Isa na namang tips. Kasi pag ginawakan mo ng pataas, matutusok ang tinik. Palikpik. Sa kinakailangan, pababa. Pababa. At saka ayun. I-press mo. I-grip mo ng mabuti. Ayan. Para hindi makawala, siyempre, higpitan mo yung pagkakahawak. Para iwas tusok. Ayan, iwas tusok pa. Pero shout out kay Boy Tusok. Ayan. Huwag natin iiwasan si Boy Tusok. Sa panglimang attempt ni Kuya Koy. Meron o what? Meron! Ay! Meron! Sino gusto mag-try? Ako. Ako kasi di ba ito. Yeah, mag-try. Para matuto. Yun, meron na. Oh! Nakahuli ang sweet lover, ha? O ayan, nakahuli din tayo sa unang pagkakataon pa lang. So, subukan natin yung itinuro sa atin ni Kuya Koy. At dito yung hawak. Ayun. Yun, galing, ha? And then, fast learner talaga to si Easy Lover. Talagang magaling lang humawak ng tilapia. Yeah, kahit madulas, kayang-kaya. Oh. Dati rin ako namimingwit sa ilog lang. Yeah. Ayun. Tigsaro kami ni Tats. Oo, marami na. Oh. Pwede ito na. Yawin, no? Isang kilo na yan. One more try. Bawal dyan? Dapat silent. Bawal na. Kasi bago-bagang earth. Si Clark.
Oh, yun, malaki yan. Yun, malaki. Mistisa. Mistisa. Parang ito ay nalahian ng pulang tilapia at yung natural na tilapia. So, nilutik ka. Sinabi ni Kuya. Yun. Kuya, pwede mo tayo. Sanay na tayong humawak ng tilapia. Ayan, very pero good. Yung walang tinik. So, ayan. Matagumpay. Ayan, maraming salamat kay Kuya, kay Garden of Kuya Koy sa pagtuturo at pagpapasubok nitong paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pagbibingwit. So, maraming salamat at hanggang dito na lang muna. Demo sana pa ako sa ng pitik. Ano din ang layo sa pagkakas? Ano din ang ayan, subukan po natin at tingnan din natin kung paano mamingwit itong mga ayan. Ayan, kasyano bingwit. Yung mga master na mamimingwit sa dagat, dito ngayon sila sa fish pond. Pero yung ginagamit pala nila yung tangkay na kawayan. Yun, sanay na sanay maghawak ng tilapia, si Buboy. So ayan, subukan po natin at tingnan po, panoorin po natin itong master sa, ayan o, meron ng huli. Ayan, meron nga. Mas mabilis kainin yung pain sa kanila kumpara sa akin. Nakalimang ulit ako pero dalawa lang nahuli ko. Ayun, oh. Ayan, shout out sa iyo, Bon James D, kung mapanood mo ito. Andito yung iyong, ayan, walang nahuli. Naubos yung tinapay, napain. Ayan, makikita po ninyo yung view dito, oh. Nasa Dalang Pasigan. Alam na alam ito ni Idol Bon James D. Ang vlogger na true lover. Ow, ow! Isang mensahe pa rin para dahil hindi lang ito ang una nating pagkikita, Kuya Richmond at Kuya Koy. Okay, ang unang mensahe ko para lahat ay huwag nating underestimate yung kalagayan ng COVID-19. Lumalagana pa rin kahit meron ng available na mga vaccine. Kaya doble ingat pa rin tayo. Kaya ito, available pa rin yung ating mga mask. Nakasabi anytime na hindi natin gaano ma-observe social distancing ay nakasuot tayo ng mask at kapag may conversation. At saka, yun, huwag tayong matakot sa vaccination. Yan, every barangay mayroong pamamaraan kung paano tayo ma-vaccinate. Ang priority nila ay yung 18 years old pataas, lalo na kapag mga senior citizen. No? 18 years old and above, kinakailangan mag-vaccinate. So, apply lang kayo sa Barangay Health Center. And then, i-re-register nila kayo dyan sa munisipyo. Mayroon din website yung munisipyo tulad dito sa Daraga. May website. Kinakailangan mo lang mag-register sa website ng Daraga para makapasok ka dun sa listahan nila. And then, kukunin nila yung information mo at saka yung phone number. So, sila yung mag-notify kung kailangan ka mag-vaccinate. Okay? Sa mga vloggers naman, ganun din, i-observe lang natin yung protocol kasi mahirap na yung ginagawa natin yung ating mga hilig pero nababiolate naman natin yung mga patakaran. So, sunod lang tayo. At lahat tayo ay pagpalain ng Diyos at kumita kahit pa paano sa ating mga pinagkakaabalahan, lalo na sa vlogging. Ingat lang kayo at God bless you.